problem number 20 na tayo sa auxiliary equation with repeated roots. So, general solution pa lang ito. So, wala pa tayo sa particular solution. No? So, kasi inuubos kasi natin ng problem doon sa book. So, yan. Convert natin to auxiliary. M to the 4 minus 5 M squared minus 6 M minus 2 is equal to 0. So, ang tanong, ano yung method na pwede natin gamitin? So, maraming method na pwede natin yan masolve. Pwedeng synthetic, pwedeng factoring, pwedeng grouping, pwedeng sum of difference, and pwedeng quadratic. Pero mamaya, gusto ko kasi gamitin yung lahat ng method na nalalaman ko para ma-share ko naman sa inyo yung mga ibang method na pwede mo yung gamitin. So, kasi napapansin ko doon sa mga problem ko kasi is, ang ginagamit ko lang sum of difference, synthetic division, groupings factoring, square of binomial, perfect square of trinomial, ganyan. So, gusto ko naman yung quadratic para maiba naman, no? Mas maganda kasi yung alam natin, subukan natin, matry natin yung mga iba't ibang method, no? So, yan. So, kung mapapansin natin, gawin natin combination of quadratic, pati combination of synthetic division. So, kung makikita po natin, kung apply po natin ng synthetic division, yun possible. Bakit? Kasi negative 2 lang yan. So, kahit nga positive 1, pwede. Because of the decimal, negative 0.5 or simply 1/2 na possible factor ng 1, no? Positive, negative, 1/2. So, dito, kung makikita natin, negative 4 and 3. Wala ba kayong napapansin? Di ba napapansin ninyo na mayroon siyang pagitan? Ano yung pagitan? 3. Yung older na 3. Kasi kung makikita mo, although nasa linear siya, pero kung makikita mo, 4 to 2. So, malamang mayroon itong M3 sa gitna. So, gawin natin synthetic yan, 1 to the 0. Di ba naglalagay tayo ng 0 pag wala siyang nilagay dito, di ba? Sa problem. So, we assume na ang 0 na yan is yan po yung M3 na wala dito. So, dito, minus 5. Then, dito naman, minus 6 and minus 2. So, ano ba yung possible factor ng negative 2? So, 1 and 2 lang naman yan. Positive, negative, 1 and 2. So, we try natin na negative 1. So, 1. 1 times negative 1, negative 1. Negative 0 to negative 1, negative 1. Negative 1 times negative 1, positive 1. Negative 5 to positive 1 is negative 4. Negative 4 times negative 1, positive 4. 6, negative 6 to positive 4, negative 2. Negative 2 times negative 1, negative 1 times negative 2 is positive 2. So, 0. So, pwede. Diba? So, kung balik natin sa auxiliary. So, M3 minus M squared minus 4 M minus 2 is equivalent of 0, di ba? So, ngayon, ang gawin na lang natin, synthetic ulit. So, kunin natin yung mga coefficient nito. 1 and 1 to 4 and 2. Ano ba yung possible factor ng negative 2? Positive, negative 1. And, di ba? Hanggang 2. So, try natin by negative 1. So, negative 1 times 1, negative 1. Negative 1 to negative 1, negative 2. Negative 2 times negative 1 times negative 2 is positive 2. So, negative 4 to positive 2 is negative 2. Negative 1 times negative 2, positive 2. So, that is 0. No? So, balik natin to auxiliary. So, m squared minus 2m minus 2, di ba? So, yan, pwede na natin i-factor out yan. Kasi tingnan nyo, equal to 0. Kasi ito, pwede mo na yun i-factor out. Pero wag natin, try natin gamitin yung quadratic. Kasi, di ba? Para maiba. So, ito, quadratic tayo. So, that is m. In terms of m naman, so, negative to negative 2. Di ba? B squared. Positive, negative. Alam nyo yung formula ng quadratic. By negative 2 quantity minus 4 times 1 times negative 2 all over what? All over 2 times 1. Diba? Yung formula nito. Yung negative b, positive negative, square root of b squared minus 4ac. E yung a mo kasi is 1. Ang c mo is negative 2. Times 2a. Diba? So, yan. So, simplify m. Ito maging positive 2. Negative. Yan. So, ito, magiging 4 yan, di ba? Magiging 4. Then, ito, negative 4 times 1 times negative 2, positive 8. All over what? All over 2. 2 times 1, 2. So, that is M. So,
2 positive negative square root of 12. Diba? Kasi 4 plus 8, 12 yan. So, that is 2. So, magiging m mo, yung magiging m natin is, ano ba yung square root of, ano ba yung square root of 12? 3 over 2. So, ito yung, mamaya na lang. So, yan po. So, that is m. Subukan natin yung positive. 2 plus square root of 3 all over 2. No? So, matatanggal kasi ito. So, try natin yan. Ito kasi magiging m. Ang magiging m1 natin dito is negative 1. Lagay na lang pang dimal ito. Ang m2 is negative 1 ulit. And ang m3 natin dito is wala pa. Ito yung hinahanap. So, ito. Alam niyo yan, gawing, naka-single fraction kasi yan. So, 2 divided 2 is 1. So, that is m3. 1 plus square root of 3. So, ito pa yung ano natin. Well, actually, so itong problem number 20 na to is requested yan ng isa sa mga subscriber natin from Cebu of University, no? So, tinatanong niya kasi, sir, paano naman kung ang roots na makukuha natin is naka-radical? So, katulad nito. So, sa kanya po galing yung problem number 20 na to. So, nilagay na lang natin. So, ito. Yan po. Kasi 2 divided 2 is 1. So, plus square root of 3, no? So, that is, ito yung m3. So, m4 naman, that is m4. So, ito, try natin by negative. Kasi positive, negative yan. So, negative naman. 2, negative, square root of 3, double 2. So, that is m4. 2 divided 2 is 1. So, 1 minus square root of 3. So, yan po yung apat na roots. So, balik tayo sa general solution. So, ano yung general solution natin? So, general solution. Ano kaya burayin natin dito? O, tandaan lang, burayin na lang natin to. Tandaan lang yung nakuha niyo kanina na roots. O, nakuha natin kanina na roots. Yan. So, that is the general solution. General solution. Y is equivalent of C1. Yung C1 po natin is negative X plus C2 is nag-repeat ulit yung negative X, di ba? So, that is, lagyan natin ang X. Negative X plus C3, which is ito. Yung 1, yung E to the 1. 1 plus, ano yun? Ito 1 plus 3. 1 plus 3. Yan. So, X plus C4. So, hindi naman siya nag-repeat kasi negative yan, di ba? So, yun siya nag-repeat. So, 1 minus square root of 3 X. Yan. Pero mas maganda kung yung papactor out natin. So, kasi nakapactor out yung sagot sa box ba? So, that is the general solution. Y is equivalent of C1 plus C2 X. No? That is E to the power of negative X plus, ano kaya maganda dito sa ano natin? Hindi kasi mapapactor ito dahil magkaiba ng sign. So, ganyan na lang yan. C3 E to the 1 plus square root of 3. So, ganito po yung nasa radical. Kung gusto mo mamaya na lang. So, C4 E to the 1 minus square root of 3. So, hindi po siya mapapactor out. Although, kasi nakapactor out na yan. Bakit? Kasi, tingnan nyo, yung x dito. Pag dinistribute natin yun, x times 1, x, di ba? X times square root of 3, x square root of 3. Then, papactor out mo ulit, babalik dito. Kaya nakapactor out na yan. So, ganun pa yung pagsagot ng isang radical na roots na makukuha mo. So, thank you sa, ano natin, sa isa sa mga subscriber natin na nag-send ng question na ito. So, yan po yung final answer natin sa problem natin sa problem natin sa 20. Then proceed po tayo sa problem number 21, no? So proceed tayo sa problem number 21.